banners of pride. Eastern Visayas united we will rise. This is our future, this is our life. Eastern Visayas, together we sing and our life. Eastern Visayas, together we sing and shout.
so bright. Eastern Visayas unites and we will rise. This is our future, this is our life. Eastern Visayas, together we sing and shout. This is a region. This is our league, Eastern Visayas, together we stand proud. Visions of glory, banners of pride, Eastern Visayas unites and we will rise. This is our life, Eastern Visayas. Together we sing and of pride, Eastern Visayas unites and we will rise. This is our future, this is our life, Eastern Visayas. Ladies and gentlemen, good afternoon once again. This is your Season 2 of the Men's Basketball of the Eastern Visayas Collegiate Athletic Association, Uniting Teams, Elevating Dreams. Live from the Tacloban City Convention Center, this is Kevin Susana together with the men and women of the PRTV and FMR para po ihatid sa atin ang nagpapatuloy na live coverage, live action ng IVCA Season 2. Ngayon po, ang ating main game para sa araw na ito. At sigurado po na umaatikabong bakbakan to. Dahil ito pong dalawang team na magkakatunggali ngayon ay sa pagpapasimula pa lamang ng ating torneo ay talagang sinasabi na ng kahit ng ibang mga teams at mga tag-obserba na posible ang dalawang kuponan na ito ang makakakuha ng corona. Actually, tatlo sila na heavily favored dito. Yung Samar State University, Southern Leyte State University, at Eastern Visayas State University. So, yung magsasalpukan ngayon, mga kaibigan, ito po ang Kingfishers
ng Southern Leyte State University. Ang kanilang record ay 2-0. Ito naman po ang kanilang kalaban, ang mga Agila ng Eastern Visayas State University na defending champion ng torneyong ito. At sa kasalukuyan ay may 3-0 na record. Ibig sabihin, wala pa pong talo ang mga koponan na ito. At ang mananalo po dito ay sigurado makakakuha na ng semifinal slot. Alright, bago natin puntahan ang ating game proper, ay tingnan natin na ng mga report ng paghahanda ng magdalawang kampo na ito. Unahin natin ang panig ng Eastern Visayas State University. Andito si Ella. What is up, Eastern Visayas basketball fans? We're here right now live from the Big Dome getting ready to witness today's main event, the Eastern Visayas State University Eagles versus the Southern Leyte State University Kingfishers. The Eagles are looking to defend their winning streak in hopes of defending their title. The Eagles are looking well prepared and ready for their match against the SLSU Kingfishers, who are still fresh from their national squad run. In an interview with head coach Alberca, the Eagles are looking at focusing on defensive strategies in order to secure the win. He said, and I quote, "The Kingfishers are fresh from their nationals run. They're also champions in other leagues, so we really have to step up and bring our A game if we want to bring home the W," end quote. Will the Eagles soar high and mighty after today's game, or will they face the clapback of the Kingfishers? Let's all sit back and watch as their game with the Southern Leyte State University Kingfishers unfolds. This has been Ella Castillo, your courtside reporter for the Eastern Visayas State University Eagles. Back to you, Kevs. Thanks, Ella. Bah, talagang lahat 100% gagawin ng EBSO ngayon laban sa Kingfishers. Itong Kingfishers, mga veterano na to. Walang katalo-talo to sa mga tournament doon sa Southern Leyte. At silang nag-represent ng Eastern Visayas sa National Squad A. Kaya naman, pinaghandaan talaga ng EBSO Eagles ang laban na ito. Well, tingnan naman natin sa kabilang panig ng ating kwento. Ano naman ang paghahanda ng Southern Leyte State University Kingfishers? Ito si Daniel. We're in for an extraordinary showdown, Kevs, as the SLSU Kingfishers take on the undefeated EBSO Eagles. Yes, folks, these determined Kingfishers have had a grueling day ahead, being the only team that is set to play two games today. After a hard-fought victory against the VSU Pythons in the morning, they're here to prove their strength once again in this last game of the day. The Kingfishers will have to dig deep into their bag of tricks. According to coach Patrick Gian Piamonte, they must rely on their speed and agility to tire out these soaring Eagles. He further noted that the learnings they got from the morning's game will be applied in this particular matchup, though he admits that some of his players are still exhausted. Nevertheless, Coach Piamonte said that they will give it their all today, adding that they will attack as much as possible in order to get the third win of the season. It's not going to be easy, but as we all know, the Kingfishers are no strangers to adversity in the wild. Will this reflect in their performance against the EBSO Eagles right here? Let's all find out as the action unfolds right here in the Tacloban City Convention Center. Back to you, Kevs. All right, maraming salamat, Daniel, sa inyong report. At syempre, magpapasalamat muna tayo sa mga prime movers ng ating torneo na ito. Unang-una ang Commission on Higher Education, ang CHED Regional Office No. 8, Commission on Higher Education, sa pangunguna ni Regional Director Max Alhibe. Gayon din po ang ating Office of the House Speaker at Leyte 1st District Congressman Ferdinand Martin Romualdez. Gayon din po ang Tingog Party List to be led by Congresswoman Yeda Marie Romualdez and Congressman Jude Asidre. Maraming salamat po. Ano pa ang ating inaantay? Ito na ang ating announcement ng pagpapasimula ng ating laro para sa ating first five. Ito na ang ating opening buzzer. Basketball tournament!
on heaven, the office of the House Speaker, Ferdinand Martin Romanes, and Dino Martinez, led by Congresswoman Yelda Marie Romanes and Congressman June Acete. And now, introducing the starting five of your Southern Lady State University, Kingfisher! Head guard number one, John Ray Lata. Head guard number four, Melvin Malata. Forward number nine, John O'Neill Lagabal. Forward number eight, Dennis Aaron Lamadan. And center number 11, John Paul Lagabal. The head coach of SLSU is Mr. Aaron Spinas. Assistant coaches, Errol Aron and Mr. Peterson Katika. And now, introducing the starting five of your Eastern Visayas State University Eagles! Head guard number one, Christian Carl Bertoletta. Head guard number nine, Desu Villanueva. Forward number four, Jose Marie Marivelez. Forward number five, Lorenzo Paruma. And center number 10, Belchan Paruma. The head coach of IMSU Eagles is Mr. Lendon Alberta. Assistant coach, Sheldon Elvis Nagatoa. Erickson Acevedo and Mr. Joseph Jamel Motos. Our referee for this game, the crew chief, Mr. Gayo Nicolanero. Umpire one, Christopher Donate. And umpire two, Mr. Carlos Aquin Jr. Ito na ang ating inaabangan, Parungao at si Agaman makukuha kaagad ng Kingfishers ang bola. Mga taga Southern Leyte po, itong dark uniform, yung light uniform, ito po yung EBSU Eagles. Tadaan, bumikada sa labas, ayaw! Ang rebound makukuha ni Mercolita para sa EBSU. Unang atake ngayon ng mga Aguila, ang defending champion ng ating IBCAA, Mercolita. Villanueva, Parungao. Villanueva nasa corner, nagpipilit ko mawala. Villanueva o matras, tumikada mula sa labas sa Villanueva, in and out. Marabeles offensive rebound, na put back by Marabeles, wala pa rin. Parungao! May tatawagan doon ng foul. Nakita ng referee. Itong si Lorenzo Parungao ang tinawagan ng foul. Nagkarate chop sa rebound na yun. Tinawagan siya ng foul. Huling-huli ni referee Pio De Banadera. Labadan. Tad-tad. From the outside. Three-point shot. Ang unang basket. Itong si Malatag. Ito ang number one option. Ha? Numero unong option sa opensiba. Itong si Malatag. Parungao gaganti ng tres. Ayaw. Mahina. Makukuha ang rebound ng Southern Leyte. Maagawan ng EBSU. Ito sa Mercolita. Nasa ilalim si Parungao. Hindi niya makukuha. Ang long pass na yon, turnover. Laban dito sa mga EBSU Eagles. Tad-tad. May dala ng bola. Bibigay niya naman kay Malatag. Malatag will attack. Goes inside to Agaban. He's stepping on the line tong si Lagumbay. Here's the attack of the Eagles. Led by Mercolita. Gives it to Villanueva. Villanueva. Balik kay Mercolita. Pilit inaagawan ni Tad-tad. Villanueva will attack. Villanueva will fake. Goes nearer to the basket. He will fire and he will make it. Tad-tad. May tangan-tangan ng bola para dito sa mga Southern Litenio. Malatag. Binabantayan ni Villanueva. Kamuntik nang mawala kay Agabaw ang bola. Tad-tad. Outside shot by Labalan, no. But Malatag was there, follow up, no. Ang rebound makukuha ni Parungao. Ibibigay ang bola dito kay Mercolita. Mercolita, lay up, no. Marabeles, turnaround jumper, that's good. 4-3 is our score. Aba, dalawang foul na yan ni Parungao, number 5. Medyo masamang balita yan. With barely 3 minutes
consume dito po sa ating larong ito. Napaka-importanting player yun, si Lorenzo Parongao. Dalawang foul na. Kakasimula pa lang ng ating laro. Recalled back to the bench. And Malatag will convert the first free throw. Two for two for Malatag. Ang ating score is 5-4. Mercolita, nagunguna sa pag-atake. Binigay niya kay Meljan Parongao. Kudilan nasa labas. Ibabalik kay Meljan. Tumikada sa labas. Wala. Rebound. Mapupunta dito. Kay Agaban. Cross-court pass. Malatag. He will attack. High fly move, no. Kudilan para sa rebound. Ibibigay kay Marabeles. Marabeles kumukuha ng tiempo. I-give it to Villanueva. Villanueva will score on that layup. Malatag again. Ibabalik sa labas kay Labadan. Labadan, hinahanap si Tadtad. Tadtad will fire from the three and Tadtad will not make it. Mercolita tracks down the loose ball. He will attack against three defenders. Mawawal ang bola sa kanya. He recovers it again. Outside shot by Kudilan is not good. Parongao will lose the handle of the rebound. Makukuha ni Agaban. Ball goes outside in favor of the Southern Leyte Dribblers. Ang ball ito kay Tadtad, ang kanilang premier point guard, Malatag. Looking for an open lane. Malatag is still. Matatapikan ng bola. Makukuha ng Ebso ang pasa. Bola, Agaban, Labadan from three. On the way, no. Parungao, picking up the rebound. He give it to Villanueva. Villanueva to Mercolita and Mercolita will be fouled by Agaban. Mercolita will troop to the line. Two free throws for him after that foul by Agaban. Ang mga free throw ni Mercolita ay hatid sa atin ng Aquabel Water Refilling Station at Print Options Sportswear. Gayon din po ng Aryao Construction. Mercolita, pangalawang free throw, pasok pa rin. 2 for 2 for Mercolita. 8-5 ang ating score. Here's the attack of the Kingfishers. Malatag again, hinahabol ni Villanueva. Malatag will score against Parungao. Talagang itong si Malatag, high energy player. Walang kapaguran, napakabilis. May tira sa labas, may tira sa loob. Napakahirap bantayan itong si Malatag. Marabeles, pumoposte si Kudilan. Laban kay Lagumbay. Kudilan nasa ilalim, napayungan. Nagandang depensa doon ng Kingfishers. Ito si Tadtad, ibibigay kay Malatag. Malatag, inatake ang depensa ni Villanueva. Walang kahirap-hirap doon. Villanueva, looking for an open man. I-give it to Mercolita, kamuntik mawalang bola sa kanya. Mercolita, Villanueva will miss on that layup. Makukuha ngayon ni Malatag, nagmamadali na naman. Malatag, soaring high! Talagang si Marabeles, inabangan siya. Baka ma-technical pa yon. Tapal na tapal yon. Inabangan talaga ni Marabeles ang layup ni Malatag. Subalpal ang inabot ni Malatag. Kaya medyo nakakainitan ang ating laro. First quarter pa lamang tayo, 9-8 ang ating score. At ang timeout na ito ay hatid sa atin ng South Pacific Construction and Hardware Supply. Hatid din sa atin ng Show and Go Auto Shop and Car Accessories. Hatid din sa atin ng 745 Sports Apparel and Accessories Shop. Ayun, tinawagan. Tinawagan ng warning for technical foul itong si Marabeles. Kasi nung matapalan niya itong si Malatag, nagtonting. Sabi ni Marabeles, ano ka, hindi ka makakalusot sa atin. Bawal na bawal yon.
Baka magpasimula yun ang gulo dito. Balik tayo sa live action. Bola ng Kingfishers. Dadtad ang nag-inbound. Ibinigay dito kay Agaban. Tommy Taaris at Dadtad, ang layo ng 3-point shot na yon. Iyan ang paborito ni Mr. Dadtad. 3-point shot yon, 12-8. Apat na ang lamang dito. Mercolita, binabangga si Agabao. Mawawalang bola sa kanya. Pupulutin ng Kingfishers, pero mali ang pasa doon. Kaya babalik sa Ebson bola. Villanueva inbounds to Mercolita. Mercolita. Gusto Marabeles. Ibabalik kay Mercolita. So may senyas. Nagahalp ng screen. Marabeles has it. Hindi makaporma. Drop pass. Texon missing it. Rebound. Goes to Kingfishers. Interception by Villanueva. Villanueva to Parungawan. Parungawan with an easy bucket. Tad-tad. May dala ng bola. Goes to Malagat. Ito ngayon si Tad-tad. Tumikada na naman ng tres. Offline. Mayroong foul mula sa likod. Itatawag. Labang kay Agabao. Foul na foul talaga yon. Magandang pagkakabox out sa kanya ni Villanueva. At itong si Agabao ay tinawagan ng foul. 12-10 ang ating score, mga kaibigan. Dikitan po ang ating laro. Andito ang mga presidente ng magkabilang universidad. Andito si President Jude Duarte. Andito rin si President Dennis Dipas ng EBSU. Talagang full support sila sa kanilang mga koponan. Mercolita firing a 3, no. Texon offensive rebound. Gives it back to Mercolita. Parungao, pumuporma. Parungao, banking shot. Medyo malakas. Makukuha ng Southern Leyte ang bola. Si Malatag na naman. Pinabayaan na lamang. Baka mag-foul pa itong sa Villanueva. Another transition basket is scored by the Kingfishers. Marabeles outside to Mercolita. Goes back to Marabeles. Marabeles will attack and he will score on that open lane incursion. 14-12. Is our score. Malatag with the ladder. Surveying the field. Villanueva ang nakaharap sa kanya. Going to his strong side the right. Huminto. Ilalabas kay Tad-tad. Inikot ang bola kay Labadan. Labadan will fire a three. No. Marabeles ang kumuhan ng rebound. Ibibigay kay Mercolita. Labang kay Tad-tad. Mercolita will score. Timeout kaagad ang Kingfishers. Ayaw ng SLSU na makakuha ng momentum ang EBSU, kaya tinawagan kagad ng timeout pagkatapos ng score na yon ni Mercolita, which tied our ball game at 14-all. Tabla sa 14 ang ating score. Walang kukurap dito yung dalawang naglalaban na ito dahil siguradong yung isang kuponan dito ay nakaantay lang ng oportunidad. Ito ngayon ang ating pagpapasimula ng ating pagkatapos ng timeout with 3 minutes and 19 seconds to go. Si Tad-tad pa rin ang direktor dito. Bibigay dito kay Labadan. Ibabalik kay Tad-tad. Del Armino, Malatag, 3-point shot. No, rebound play. Marabeles has it. Almost losing the leather.
I-give it to Parungao. Binabantayan ni Malatag. Ilalabas kay Mercolita. Inside pass intended for Tixon. Tixon, turnaround jumper short. Rebound goes to Tantad. Enters the midcourt. Binabangga ni Marabeles. Makakawala si Tantad. Maagaw ni Mercolita. Mercolita will attempt for a fast break. Matatapalan ni Malatag. Last touch. Gumanti si Malatag doon. Sabi niya, kanina sinupalpal niyo ako. Ngayon, ako naman ang susupalpal sa inyo. Nagkakasayahan tayo dito. May cheering squad na dala-dala dito ang EBSU. Warning on the ears of Southern Lady State University for Dante. Oo, nag-warning din kasi nakatapal sila. Medyo nagyabang ng konti kaya winarningan. Codilan, pinuputak din ang depensa. Tixon, drop pass. Marabeles with that layup. EBSU takes the lead. Malatag, turnaround jumper, no. Labadan, layup, wala pa rin. Makukuha ni Codilan ang rebound. Villanueva has it for the Eagles. Malatag, pilit siyang inaagawan. Mercolita, Codilan, power move. Agawan ng bola, makukuha ng Southern Leyte. Nagmamadali si Tantad. Sumasakit sit. Hinaharangan ni Marabeles, makakawala si Tantad. Yuri Step, wide open shot for Ababaw. Labadan converting. Ang ganda ng pasahan dun. Excellent ball movement. Para dito sa Kingfishers, tabla sa 16. Codilan sa nag-cut in na si Villanueva. Villanueva will not disappoint. Kitang-kita ni Codilan na nag-cut in si Villanueva. Kaagad ibinalik ang bola. Open lane for Villanueva for that easy layup. Delarmino, Malatag, Tantad. Binabantayan ni Marabeles. Mayroong screen. Makakawala si Tantad. Nasa shaded area. The layup, it's not good. Codilan, Mercolita picks up the loose ball. Marabeles is there. Binabantayan ni Malatag. Nakawala si Marabeles and Marabeles will score. Protecting the ball with his body. Eluding the defense of Malatag. And EBSU is on top by 4 with 1 minute to go. 20-16 ang ating score. Tantad against Marabeles. Tantad going to his left, going to his right. The floater! Yes, sir! Magaling din itong si Tantad, ha? Mayroong kambyo sa kaliwa, may kambyo sa kanan. Mayroong first gear, may second gear. Ito ang mga kailangan natin ng mga point guard. Mercolita, Tixon, Codilan, swings it to Villanueva. Against Malatag, mayroong screen. Villanueva, Codilan, wide open. The 100 shot, no. Rebound. Last touch by the Eagles. Kalimutan and Uchada coming in for EBSU. Nagpalitan din ng tao dito, ang mga Southern Leyte. Apat na tao, yung bago nila. Ito si Senya. Gaviola, balik kay Senya. Three-point attempt by Senya. Kamuntik na, rebound. Pupunta sa EBSU ang bola, last touch. With 13 seconds to go. Side court inbound para dito sa EBSU. Si Marabeles ang mag-i-inbound. Man-to-man defense. Kalimutan na mag-i-inbound. Makukuha ang bola ni Uchada. Ibabalik kay Marabeles with 8 seconds to go. Marabeles to Kalimutan. Kalimutan will fake. Uchada takes on. Balik kay Uchada. He will try from the outside. Wala. Sabi ko kanina, itong labanan na ito ay sigurado magiging close fight to. Kaya pagkatapos ng ating first quarter, iyan po ang ating official score, 20-18. It's just a two-point advantage by the Eagles of EBSU. At ang ating first quarter ay hatid sa atin ng Aryao Construction. Hatid din sa atin ng Wald's Bistro. At gayon din po,
ang Show and Go Auto Shop and Car Accessories. Sa ilang sandali po lamang ay papasimulan natin ang ating second quarter. Alright, we are now about to start our second period in this encounter between EBSU and SLSU. Kalimutan will act as the floor general. Last touch, itong si Ochada. Turnover kaagad ang EBSU sa pagpapasimula ng ating second quarter. Southern Leyte on the attack. Gaviola has it. Gaviola to Senya. Makakaagaw dito. Nagmamadali. There's a layup by the Eagles. Will miss it. Makukuha ng mga Kingfishers. Here's Amparo. An interception. Kalimutan has it again. Ochada will lay it in. Ochada will miss again. Loose ball. Goes to the Southern Leyte boys. Delarmino to Senya. Delarmino again. Balik kay Gaviola and Gaviola will be blocked by Parungaw. Action-packed ball game we are witnessing here at the Tacloban City Astrodome. Ang ganda ng larong ito. Talagang maliliksi ang dalawang kupunan na to. Gaviola, Senya from the outside. Miss. Parungaw controls the board. Igib ito Kalimutan. Kalimutan against Gaviola. Pinapahirapang magbaba ng bola. Kalimutan. Ochada. Parungaw. Baseline jumper. No. A loose ball. Pick up by Kalimutan. Another offensive play. For EBSU. Ochada. Wide open from three. Tabingi ang tira. Offline. Maubusan sila ng shot clock. Parungaw. Matatapikan ng bola. Makukuha ng SLSU. Nagmamadali ngayon. Itong si Senya, he will attack Kalimutan. And the layup by Senya is good. It's a tied ball game at 20. Gaviola with an steal. And Gaviola will score. Wow. It's a reversal of fortunes. Nakuha na ng SLSU ang kalamangan dito. At mayroon pang offensive rebound itong si Parungaw ng hawi. Ayun, napakalaking problema ngayon ng EBSU. Tatlo na ang foul ni Parungaw, number 5 dito. Nakakalamang ng dalawa ang SLSU. Problemang malaki ito para sa frontline ng EBSU. Dahil tatlo na ang foul at this early stage, ni Lorenzo Parungaw na maaasahan yon sa opensa at saka rebounding. Gaviola. Gusto Senya. Inagawan ng bola ni Mercolita. Napakalakas ng pasa ni Mercolita. Kaya turnover, babalik dito. Medyo kalat ang opensa dito ng EBSU Eagles. Pero dalawa lang ang abante sa kanila ng Southern Leyte Statue. Senya with the leather. Looking for an open man. Zenia. From the outside. Three-point shot. No. Parungaw for the rebound. Ay, andong si Ocha. Hindi tinitingnan ang bola itong si Isiha. Magfa-fast break sana ang EBSU dun. Itong si Isiha, hindi tinignan na pinapasahan siya ni Parungaw. Kaya turnover. Balik dito. Sa Kingfishers ang bola. Ito sa labas.
Turnover? No. Traveling ang itatawag doon para sa Southern Leyte. Ecija will inbound. Walang mapasahan. Kunilan ang tumanggap. Ibabalik kay Ecija. Tatapikan ng bola palabas. It's still with the Eagles. Biglang tumawag ng timeout dito ang EBSO Eagles. Bagong-bago pa lang ating pangalawang yugto pero nag-timeout na itong EBSO Eagles. Kanina pa ha, mga 2 minutes and 30 seconds, hindi pa nakaka-score itong EBSO. Kaya tumawag ang kanilang coach dahil medyo kalat ang kanilang depensa. Parang hindi organized ang kanilang opensa. Kaya tumawag ng coach. Tumawag ng timeout ang kanilang coach, 22-20. And this timeout is being brought to you by Print Options Sportswear. Also brought to you by Aquabel Water Refilling Station. Let's go back to our live action. Mercolita against Caviola. The screen by Parungao. Goes to his right. Mercolita, binit-bit drop pass to Cunilan. The layup shot is not good for Cunilan. Sayang yon. Ang ganda ng pasa ni Mercolita. Sumobrang layup. There's an attack by number 5 player. That's Amparo. Going strong to the hoop. And he was fouled. Amparo, nasa linya. Amparo will convert. Second one for Amparo. It's also good. Apat na ang kalamangan dito ng mga Kingfishers ng Southern Leyte State U. 24-20. Alalahanin nyo mga kaibigan, dito po sa ating second quarter, hindi pa nakaka-score ang EBSO. Makakaagaw na naman ng SLSU. Talagang walang nangyayari dito para sa Eagles. Amparo will take it from the three-point country. No. Last stats, ang Kingfishers. EBSO. Ecija will inbound. Nahihirapan na naman. Ang ganda ng depensa dito. Tinanggap ni Ochada. Ochada against Gabiola. Ayon, kamuntik na namang maagawan. Ochada, Tocodilan. Balik kay Mercolita sa labas. Ecija. Lamang kay Gabiola. Ecija, under the basket. Hook shot, no. Rebound, Cunilan. Power move from him. Cunilan was fouled on that lane incursion. Tinawagan ng foul doon si Senya. Barcelo ipapasok. Ilalabas si Ochada para sa EBSU. Ecija ang mag-i-inbound. Nahihirapan na namang mag-inbound. Ibinigay kay Cunilan. Cunilan pumoposte. Parungao trying to go inside. Off balance shot. Walang nangyari doon. Caviola will spearhead the attack. Here's Senya. The shot baseline. Tabingi. Nagmamadali ngayon. Barcelo. Ano ba? Ang nangyari doon sa kanya? Sayang na naman yon. Wala pang score mga kaibigan ng Eagles dito po sa ating second quarter. 3 minutes and a half scoreless ang Eagles. Pero nahihirapan ding umiscore itong Kingfishers. Gabiola. And there is a clear foul by Ecija.
Ecija will be charged with a foul there. Foul number 13, Victor Musuman. First personal foul, second personal foul. Mayroong palitan dito ng tao. Sina Tixon at Maraviles ay ipapasok. Talagang it's a chess match. Tiningnan ng coach dito ng Southern Leyte State University. Pagkapasok ni Maraviles, tiningnan. Sabi ng coach ng Southern Leyte, magta-time out muna ako. Gagawa ko ng strategy. Kasi may ipinasok na bagong tao ang EBSO. Kailangan gumawa ako ng ibang plano dito. This will be a chess match para sa mga coaching staff ng magkabilang panig. Ang problema dito, sa pagpapasimula ng ating second quarter hanggang ngayon, naka-score na ang Southern Leyte State University ng 6 points. Pero yung EBSO Eagles, hanggang ngayon, wala pang score. Kaya advantage to para sa Southern Leyte State U. Maganda ang kanilang depensa ngayon. At bola pa ng Southern Leyte Dribblers. Mayroong foul. Offensive foul ang itatawag dito labang kay Labadan. Number 5 ang tinawagan dito. Okay. Pangalawang foul yan ang number 5 dito ni Senya. Tinawagan niyang pangalawang foul. Offensive foul si Senya. Kaya babalik sa EBSO ang bola na hindi pa nakaka-score dito sa second quarter. Mercolita, Barcelo. Ibabalik kay Mercolita. Nakahanap ng screen si Mercolita. Balik kay Barcelo. He will take it from downtown. Barcelo will miss. Parunga, offensive rebound. Short ang kanyang follow-up. Texon again will try medium range jumper, ringless for him. Finally, EBSO is scoring here in the second period. Tad-tad, balik kay Senya against Texon. Senya nakawala ang layup. That was an eye on this guy play for Senya. Ang taas ng talon ni Senya. Sinabayan ni Maraviles pero walang nagawa doon si Maraviles. Three-point play opportunity for Senya. 26-22 is our score with 5 minutes and 40 seconds to go. And Senya will miss. However, he will get his own miss. The ball goes outside in favor of EBSU. A low scoring game. Ang nangyayari dito, konti pa lang ang production ng magkabilang panig. Dito sa second quarter, Parungao, he will use the board. Bank shot for Meljan Parungao. Two-point lead. 26-24. Senya, tad-tad ang layo na naman ng tira na yon. Rebound play, tumalbog ang bola, makukuha ni Malatag from the outside, no. Follow-up, Senya will score again. Mga high flyer to itong si Malatag at saka si Senya. Mga high flyer ito ng mga player ng Southern Leyte State University. Barcelo nagpipilit ko mawala, nasarahan ng pintuan. Ibabalik sa labas kay Mercolita, tad-tad, hounding him to no end. Maraviles outside to Tixon. The pull-up jumper, it's no. Senya has it. Gusto tad-tad, looking for an open man. Here's Agabao, natapalan, ang ganda ng depensa sa kanya. Makukuha ni Mercolita. Sumasakit dyan si Mercolita. Ibabalik kay Tixon ang bola. And Tixon will score on that fast break opportunity. 28-26 is our count. More than 4 minutes to play. Labadan, tad-tad, Malatag. May tatawagan ng unsportsmanlike foul. That would be on Barcelo. Tinawagan ng unsportsmanlike foul. Sabi ng referee, yung mga players, doon muna kayo sa inyong mga benches at magkokonferensya muna kami.
The referees are finalizing their decisions on the sequence, kung ano talaga ang kanilang itatawag. Ang senyas kanina ni referee Acuin, kung titingnan natin yung kanyang kamay, ay mayroong tatawagan ng unsportsmanlike foul. E kung yun ang itawag, may free throw yun at ball possession. Ito na ang kanyang desisyon. Number 9 and number 8, double unsportsmanlike foul, Saipol. Okay, so dalawa ang tinawagan ng unsportsmanlike foul, yung magkabilang panig. Itong si Barcelo at saka itong si Agaabao. Oh, yung magkabilang panig tinawagan ng unsportsmanlike foul. Bola ng SLSU. Missing is Tadtad from the three-point region. Pumoposte si Senya. Ibabalik dito kay Agaabao. Malatag. Will try his way inside. Open shot. No. There is a foul under the basket. So may senyas ang referee. Mapupunta sa EBSU ang bola. Number 4. Tinawagan ng pushing foul itong si Malatag. First personal foul ni Malatag sa pagkakataong yun. 3 minutes and 57 seconds. We have a close match here. 28-26. Highly physical ball game. Pero magandang aksyon dito. Ganyan naman talaga ang basketball. Parungaw is libre! Maganda ang ginawa doon ni Mercolita at saka si Parungaw, kaya tumabla. 28 all ang ating score. Senya, wide open from three. Zinya will land. Short. Marabeles for the inbound. Mercolita will attack. Tantad Mercolita producing 2 points. Talagang inatake niya. Mismatch yun dahil mas maliit sa kanya si Tantad. Pero si Tantad parang gagante. Senya from the outside. Short. Rebound play. Loose ball. Pick up by Villanueva. 30-28. Villanueva. Hand out to Dixon. He will miss. Makukuha ang rebound ng SLSU. Tangan-tangan ang bola with 3 minutes to go. Igibi to Malatag. Inside pass to Agaabao. He will be blocked on that layup by Parungaw. Nasa EBSU na naman ang bola. Marabeles will lead the attack. Marabeles. Gusto Villanueva launching a 3. He will miss. Rebound to SLSU. Labadan to Tantad. Nakamasid sa kanya si Mercolita. Babalik kay Labadan. 3-point attempt. No. Makukuha ang bola ni Tixon. Pupunta kay Villanueva. Villanueva, dahan-dahan ibinababa ang bola para sa mga Agila. Mercolita, pumoposte. Itong si Parungaw. Parungaw forcing his way. No. Labadan para sa rebound. Ibibigay kay Malatag. Kukuha ng buwelo. Malatag will soar. He will score. And he will be fouled by Marabeles. Malatag will go to the line for the bonus shot. Gumanti si Malatag. Sabi niya, kanina natapalan mo ako, ngayon sisiguraduhin ko na hindi ka makakatapal sa akin. Kaya nag-foul doon si Marabeles. Ito namang si Malatag ay nandoon ngayon sa linya para sa kanyang bonus shot. Tabla tayo sa 30. And nagahanap na mapapasahan. Mayroong screen bago ang ating halftime show. Labadan, corner 3, it's a miss. Loose ball, taken by Villanueva. Bounce pass intended for Tixon. Tixon picks it up, out to Mercolita. Wide open 3, Mercolita in and out. Ang taas ng lipad ni Marabeles para kunin ang rebound ni Pinasa kay Tixon. And Tixon will convert on that short stab, giving EBSU a 2-point lead. 32-30. Tantad. There is strong Codilla for the rebound. Linalamok ng depensa. Binigay kay Mercolita. Mercolita sumasakit set. Dinaanan si Tantad. Outside to Villanueva. Villanueva will fake. Villanueva will try. Villanueva will convert the 3-point basket.
Lamang ng lima ang EBSU. 35-30. It's a 7-0 blast by the Eagles. With 42 seconds left, nag-cut-in si Labanan. Wow, lumabas ang bola at niluwa pa. Sayang yon, mabibitawan ni Villanueva. Malatag will score on that difficult layup. Lumalapit na naman ang SLSU. Tatlo lamang ang lamang ng EBSU with 21 seconds to play. Dito po sa ating first half.